tayo guys, bibigyan ko kayo ng tips para hindi kayo iiwan ng jowa nyo o di kaya ang asawa nyo. Try nyo na ito. Let's go! Tips number one, trust. Or tiwala sa Tagalog. Mahalaga ito sa isang relasyon. Kahit sa magkakaibigan, mahalaga ang tiwala sa bawat isa. Tips number 2, huwag kang palosyang te. Kasi bakit ka nga ba magpapalosyang, di ba? Eh kung nagpalosyang ka, tsak, naiiwanan ka niyan. At huwag kang makinig sa sinasabi ng iba, porket nagpaganda ka, lumandi ka na. Hello, bakit ba? Gusto mong maging maganda eh, pakinila, di ba? Tips number 3, huwag kang bungangera. Dahil pag nagsawa yan, tsak, naiiwan ka. Ang masaklap pa dun, masuntok ka. Ouch! Sakit naman! Tips number 4, huwag kang magdesisyon mag-isa pagdating sa relasyon nyo. Dahil mag-partner nga kayo, diba? Kaya nga tinawag na mag-partner kasi dapat nagkakasundo kayo sa desisyong gagawin nyo lalo na pagdating sa relasyon nyo. Uso tanong-tanong te! Tips number 5, huwag kang maghuhula at mag-aaway na lang bigla. Dahil baka sa bandang huli, ikaw ay maiwan na lumuluha. Uso ang tanong te, huwag tayo pabigla-bigla sa desisyon. Kaya mahirap na sa bandang huli, magsisisi na lang tayo sa ating nagawa. Tips number 6, admit your mistake and learn to say sorry. Hindi porket babae ka, ikaw na ang susuyuin. Hoy te, kasalanan mo yon kaya ikaw ang mag-sorry. Pag ikaw naman si lalaki, hoy lalaki, mag-sorry ka. Ikaw na nga yung lalaki, ayaw mo pang mag-sorry. Ganon. Hindi yung kung sinong may kasalanan, yung isa pa rin ang mag-sorry kahit hindi niya kasalanan. Walang ganern-ganern, okay? Dapat pantay-pantay kayo. Tips number 7, don't entertain others kung may karelasyon ka. Hala, te, may karelasyon ka na nga. Nakikipag-flirt ka pa sa'yo, ha? Hindi ganon, te. Kung ayaw mong maiwan mag-isa at magsawa si boy sa'yo or si girl sa'yo, dapat matuto tayong makontento kung anong meron tayo. And dapat proud tayo kung sino yung taong mahal natin. Yun yung pinaka-importante pag may karelasyon tayo, guys. Lagi nating tandaan yun. We'll be right back.